Naging usap-usapan din sa unang taon ni Pangulong Duterte ang resignation bilang housing czar ni Vice President Leni Robredo, bagay na ipinaliwanag kinalauna ng Pangulo. Na, ang problema si Leni, nakikita ko sa... Hindi ko masabi huwag kay ipa-out kita. Makikita ko sa rally. Kilala mo ako, di ba? House Duterte. Don't you think that it's an incongruity? Ngayon, sa gitna ng mga batikos, isa ang vice-presidente sa mga humiling na huwag munang husgahan ang unang taon ng Pangulo, saksi si Cedric Castillo. Ay, Rodrigo Roa Duterte. Duties, bago pa man manumpa sa pagkapangulo, madalas nang banggitin ni Pangulong Rodrigo Duterte na siya ay makakaliwa. Pero hati ang mga militante kung pasado ba ang unang taon ng Pangulo sa pwesto. Sabi ng isang paksyon ng mga manggagawa. Ang tanging naririnig namin sa Pangulo ay puro na lamang pagmumura, pag-aalipusta sa kababaihan. Sa unang taon ni Digong ay bigo ang mga manggagawa at ang mga kababaihan. Habang ang mga sumugod sa Department of Labor and Employment, naningil sa napako raw na pangakong wawakasan ang kontraktwalisasyon sa bansa. Yung department order na ginawa ng DOLE, hindi naman siya para proteksyonan yung manggagawa. Bigyan nyo naman kami ng pagkakataon na maregular yung mga contractual. Hindi mo magagawa niyan sa isang gabi. Sa Menjola, may napuri naman ang mga militante, kabilang ang paglalagay ng mga makakaliwa sa gobyerno. Positibo na may mga progresibo sa loob ng gobyerno niya. Positibo na may libreng tuition, na merong libreng gamot, na suportahan yung laban ng kadamay para sa bahay. Pero may mga napuna pa rin na hanggang ngayon ay sinisika pa naming hinga ng reaksyon mula sa palasyo. Kulang pa rin ho yan eh. No? Mas malakas sa tingin namin ang boses ng mga general, ng mga kinatawan ng malalaking negosyo at ng mga dayuhang nagdidikta sa Pangulo. Ipinagtanggol naman siya ng kaalyadong si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo na pinuri ang mga hakbang ng Pangulo laban sa ilegal na droga at katiwalian, gayon din ang kanyang planong pang-imprastruktura. Pero kahit mula sa oposisyon, may hindi basta humusga, sabi ni Vice President Leni Robredo. Palagay ko unfair naman kay Pangulo kung ako yung mag-grade sa kanya. Basta yung sa akin, maraming magagandang ginawa, marami din pagkukulang, pero sa akin, yung mga pagkukulang, pagtulungan na lang natin lahat kasi yung success naman ng administrasyon na to, para din sa atin ito lahat. Ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi